kanina, nagkaroon po ng press conference itong si Benhur Abalos at dito ipinakilala niya po o iniharap niya po sa publiko ang naaresto kahapon na isa po sa mga co-accused nitong si Apollo Quiboloy para po sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse of a minor na si Pauline Canada. Meron po itong pabuya na 1,000,000 piso. At dahil nga po sa pabuya na yan, mas naging madali para sa ating mga otoridad na mahuli ito pong si Pauline Canada. Pero bago tayo dumako doon po sa press conference kung saan tiniyak ni Secretary Benhur Abalos na sooner or later mahuhuli itong si Apollo Quiboloy, ay a little backgrounder lang muna kung ano po itong pinag-uusapan po natin. Si Apollo Quiboloy po ay isang leader ng religious organization na nagngangalang Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay nagsimula noong 1980s pa. Medyo matagal na po ito, 3 dekada na mahigit ang tinatagal po ng relihiyon na ito, 4 na dekada na. At doon sumibol at nakilala si Apollo Quiboloy na sa ngayon namumuno na po sa sinasabi po nilang mahigit sa 7 milyong miyembro ng KOJC across the world. Ngunit sa isang pagkakataon na hindi natin maipaliwanag bakit nangyari, ito pong si Apollo Quiboloy ay inakusahan una sa Estados Unidos ng mga kasong qualified trafficking of a person or trafficking in person, human trafficking, kasi wala palang particular na termino na ganun sa kanila, sa atin lamang bansa. Ano? Human trafficking, money laundering, tapos iba pang mga kaso na seryoso po dyan po sa Estados Unidos. Kaya naman, yan ay tinaguan nitong si Apollo Quiboloy dito sa Pilipinas at dahil po doon sa pagtatago niya, nilabasan po siya ng warrant of arrest, particular ng Federal Bureau of Investigation o Most Wanted List sa Federal Bureau of Investigation. Ito pong si Apollo Quiboloy. Going back dito naman sa Pilipinas, siya po ay kinasuhan din ng mga biktima sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. But unfortunately, dahil magkaibigan po sila ni Duterte, hindi po umusad ang kaso na ito at ito po ay binasura pa nga ng City Prosecutor ng Davao kaya inakyat po ito ng mga biktima sa Department of Justice. But unfortunately din, ay hindi po ito naaksyonan kaagad ng DOJ. Natulog po ito sa kanilang tanggapan at kamakailan lamang naaksyonan po ito sapagkat naging maingay na talaga ang pangalan ni Apollo Quiboloy dahil ito po ay naisalang na sa Senate of the Philippines na pinamumunuan ng committee nitong si Riza Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Doon, humarap po ang mga di umano'y biktima nitong si Apollo Quiboloy at naging resource person ng Senado. At sa mga pagdinig na iyan ng Senado, sa huli, lumabas po ang order of arrest dito kay Apollo Quiboloy but unfortunately, hindi na rin po ito na-implement dahil almost at the same time, lumabas na rin po ang warrant of arrest para po kay Apollo Quiboloy mula po sa City of Davao Regional Trial Court at saka sa Pasig City Regional Trial Court para po sa mga kasong sexual abuse of a minor and qualified human trafficking respectively. At since then, nagtago na po itong si Apollo Quiboloy, siya po ay nagpahayag pa sa publiko na ito daw pong mga kaso sa kanya ay gawa-gawa lamang at in fact hindi daw po extradition ang inahangad ng kasalukuyang gobyerno kung hindi rendition. Ang rendition po ay kaparaanan kung saan ang isang gobyerno ay hinuhuli ang isang individual at ito ay partikular na dadalhin sa isang lugar kung saan wala pong matibay na batas o yung magpoprotekta sa karapatan po ng tao. Sa madaling salita, parang pinalalabas niya na ito ay gawa-gawa lamang para po i-persecute ang pagkatao nitong si Apollo Quiboloy. At doon na nga po, gumulong ang mga panahon at sa pagkakataong ito, napalabasan pa ng nag-implement rather ng warrant of arrest ang ating kapulisan sa 5 lokasyon dyan po sa City of Davao na pag-aari po ng Kingdom of Jesus Christ. But unfortunately, hindi po ito nag-yield sa positive na resulta sapagkat ang mga taga-sunod po nitong si Apollo Quiboloy ay inantala ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ating kapulisan. Pero salamat na lamang dahil meron pong mga pribadong individual as announced by Secretary Benhur Abalos nung nakaraang mga araw na nag-offer po ng 15,000,000 piso
na pabuya para sa sino man pong makakapagturo sa mga akusado na ito. 10 milyon para kay Apollo Quiboloy at tigi 1 milyon para po sa 5 pang co-accused. At dahil po dito, ito ay nagresulta sa pagkaka-aresto nito pong si Pauline Canada. Siya po ay inaakusahan kasama ng mga kasama nitong si Quiboloy ng kasong anti-trafficking in persons, wala po itong piyansa, at saka sexual abuse of a minor. O, inuulit-ulit ko po yan para palabasin sa harapan ng publiko na seryoso po ito pong kinakaharap po nilang kaso. Bagamat kanina sa press conference ni Secretary Benhur Abalos, I believe nagkamali lamang po siya para sabihing simpleng kaso. Hindi po simpleng kaso ito. Ito po ay hindi simpleng kaso. Baka ganun po yung gustong sabihin ni Secretary Benhur Abalos dahil ito po ay may kaparusahan na life imprisonment at sinisira talaga ng sino mang lumabag sa batas na ito ang buhay ng isang tao. O, puntahan po natin yung particular na detalye sa balitang ito. Ayon po dito sa Bandera News, Pauline Canada, na kapwa akusado ni Apollo Quiboloy, arestado sa Davao. Basahin po natin ang nilalaman ng balita. Inaresto sa Davao City ang isa sa kapwa akusado na sangkot sa mga kasong human trafficking at child abuse na isinampa laban sa Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo Quiboloy. Si Pauline Canada ay dinampot sa kanyang bahay sa Buhangin District pasado alauna ng hapon nitong Webes, July 11. Biruin mo, sa bahay lang pala nagtatago, ano? Sa Davao kasi, no? Pagka Davao talaga, parang taguan ng mga wanted sa batas, eh. Pero ganun pa man, nahuli pa rin kahit paano, yun ang pinakamahalaga. At ang nakakagulat pa dito, mga tol, napag-alaman natin sa balita na less than 2 kilometers away lamang pala ang bahay nitong si Pauline Canada mula po sa Police Regional Office sa Davao. Ganoon kalakas ang loob nitong Pauline Canada na ito para magtago sa napakalapit na lugar sa ating mga kapulisan. Ang balita na yan ay kinumpirma mismo ng abogado ng pastor na si Israelito Torion. Ayon sa legal counsel, nakunan sa pamamagitan ng video ang pag-aresto. Ngunit nang tawagan niya ng 2 beses ang Police Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre, ay hindi naman ito sumasagot sa kanya. Mamaya may paliwanag dyan si General Torre, paugnay po ng reklamo nitong abogado na si Torion. Nabanggit din ni Torion na nalag-in siya sa visitor's slip ng Camp Katipan bandang 3:05 p.m. upang tanungin na rin ang tungkol sa nangyaring pag-aresto, pero ang sagot daw sa kanya ay fake news daw ito. Inuulit po natin, may sagot po dyan mamaya si General Torre. Sabi pa po rito sa balita, "We sent a demand letter at 7:32 p.m. and still there was no reply," sabi po ng lawyer. Dagdag niya, "It was only after we conducted a press conference and informed them that their act was a violation of Republic Act 7438, also known as an act defining certain rights of a person arrested, that a news item came out saying that Ma'am Pauline is at the Buhangin Police Stations." Ngayon, puntahan po natin. Una, ang pagtitiyak ni Secretary Benhur Abalos na itong si Apollo Quiboloy sooner or later ay mahuhuli. Pakinggan po natin ang tanong at kasagutan ni Secretary Benhur Abalos. Sir, by all means, you will get Quiboloy. Sigurado yan. Sigurado yan. Hindi kami itigil. And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. At kinakaharap pa naman, to be fair also with Pastor Quiboloy, na ito yung warrant niya sa day in court. Niya sa day in court. Just to be fair with him. Yung ginagawa lang ho namin ang trabaho namin. But ito lang ho ma-assure namin sa aming mga kababayan ngayon. Tutugisin ka ng polis, ng military, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lamang ikaw, yung mga wanted pa. Kaya nga, pinakita natin ngayon, ito wanted din itong search, nabaril tuloy yung 4 na polis. Ganun po kasinsero sa trabaho ang ating mga polis. Maraming salamat po. Okay, ngayon, puntahan po natin yung kabuuan po ng press conference na yan. Panoorin at reaksyonan po natin ito, mga tol. Now let us hear the opening statement of the SILG.
Magandang umaga po sa ating mga kababayan, sa ating mga media friends, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating press conference ngayong umaga. Kasama ko po ngayon ang ating Chief of the Philippine National Police, po si General Chief, Chief General Romel Marbil. Kasama ko rin po sa ating Philippine Army, si General Trinidad, no? And of course, ang general po ng ating CIDG, si General Leo Francisco, at ang regional director ng Davao. Dito po ngayon, ang ating kaibigan, si Nick Torre. No? Bakit po tayo nagpatawag ng press conference? Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Kibuloy, yung manhunt kina Pastor Kibuloy dahil siya isang pugante at ilan sa mga kasama niya na ang kasong nila ay child abuse, no? Ito yung mga bata na 7610 at qualified at trafficking. No? As ito yung RA 92008. At ito yung sa paghahanap po natin sa kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, at ito yung magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking, ay nahuli na kahapon. No, ay siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang alauna ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabantian, Davao City, sa bisa na isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang alas 9:30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng regional investigation. Ito maganda dito, bagamat ito ay tinitira ng mga kampo nitong si Apollo Kibuloy, na illegal daw, pero wala pong illegal sa ginagawa ng kasalukuyang secretary after announcing nga na meron pong mga pribadong individual na ang mga akusado ay binibigyan po ng pabuya sa anumang impormasyon na makakapagturo sa kanila. Kay Apollo Kibuloy ay 10 milyong piso, samantala kay sa limang akusado ay tigi-isang milyong piso. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpahayag na rin po ng kanyang saloobin tungkol po dyan, at marapatin po ninyong isingit ko sa ating programa ang naging tugon po dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipapakita ko lamang po sa inyo, mga tol, yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng reaksyon ni Ferdinand Tuparcio, na hindi daw po tama at illegal daw po ito pong pagbibigay ng pabuya sa pagkakahuli o anumang impormasyon dito kina Apollo Kibuloy. Ito po ang pahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Diba? Medyo mayroon ng galit ito pong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam po ninyo, regardless of the motives of those person behind the reward, wala nang pakialam tayo doon. Ano? Hanggat wala po silang nilalabag sa batas, hindi natin pwedeng pigilan ang mga individual na yan na gustong tumulong para mahuli po itong mga pugante na ito sa pangunguna ni Apollo Kibuloy. O, ituloy po natin ang pakikinig kay Secretary Benhur Abalos.
Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kaila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, nakamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward, na 1,000,000 piso sa Emily Home Subdivision, Cabadian, Davao City, no. Ang nung tanong siya kung ganito itong tao na nakita niya, ay sinabi niya ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag na anonymous school callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, no, ng basinsin ng surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, no, nahuli itong si Pauline Canada. And so, mga kasama sa putong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Kine-question ang kampo ni Apollo Quiboloy yung paghuli dito kay Pauline Canada, yung proseso na dapat daw pong sundin ng ating mga otoridad, eh hindi daw po ginawa. O, kaya mamaya malalaman po natin ang kasagutan dyan ng ating mga otoridad sa mga argumento ng kanyang kampo. Pakinggan natin patuloy si Secretary Benhur Abalos. Sa inyo, si Pauline Canada na isa po siya sa mga hugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang patutulungan ng bawat isa. Masi pa paano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. O kaugnay po niyan mga tol, ha, meron pong mga memes na kumakalat ngayon sa Facebook. Page daw po ito, pero gawa-gawa lang naman mga page yun. Memes lang yun mga tol. Na mini-message po itong si Apollo Quiboloy na merong delivery ng parcel sa kanya, ng food at kung ano-ano pa, at inaalam yung lokasyon ni Apollo Quiboloy. Ngayon, ano ba yung consequences ng reward money na ito? Kasi alam po ninyo, kapag kapera po ang gumana, marami pong magiging interesado. Ako, naniniwala ako na nagsuplong dito kay Pauline Canada, baka mismong malapit din sa kanila. No? Biruin mo, 1,000,000 piso. Instant millionaire ka rito. Kaya nga, ang daming naghahangad ngayon para malaman ang lokasyon ng mga pugante na ito. Dahil kapag ka nangyari na nakapagbigay sila ng impormasyon na magli-lead sa arrest ng mga akusado na ito o ng mga pugante na ito, eh instant millionaire sila, lalong-lalo na kay Apollo Quiboloy, 10,000,000 piso ang pinag-uusapan dito, mga tol. Sila mismo ang mabibigay doon sa tao in format, hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. In response doon sa sinasabi nitong si Attorney Ferdinand Topacio, hindi tayo naniniwala na meron pong illegal sa ginagawa ng Secretary Benhur Abalos. Unang-una, abogado po itong si Secretary Benhur Abalos. Hindi po ito si mutanga na magsasuggest o mag-a-appoint sa kanyang sarili bilang designated survivor. Parang walang alam sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi ganon. Si Secretary Benhur Abalos, napaka-knowledgeable nito pagdating sa batas. Kaya basically, hindi niya gagawin ang announcement na yon kung alam niyang ito ay illegal. Ngayon, masasabi lang natin na illegal ang isang bagay kapag ito ay nasusulat. Ha? Kaya kung sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio at ng iba pang mga individual sa kampo ni Apollo Quiboloy na meron pong illegal sa ginawa nila Secretary Benhur Abalos, prove it sa harapan ng publiko. Drop the law. Ano? Isambit ninyo sa harapan ng publiko kung anong batas ang nilabag ni Secretary Benhur Abalos. Dahil kahit kaming pangkaraniwan lamang ng mga individual, ako bilang isang hindi naman abogado,
pero naniniwala ako sa aking kakaunting kaalaman sa batas, wala pong nalabag si Secretary Benhur Abalos. Dahil simple lang naman yon, kung meron pong batas na nagbabawal, meron kang nilabag. Kung walang batas na nagbabawal, wala kang nilabag. At dito, malinaw na walang batas na nagbabawal para po ang isang pribadong individual or group of persons ay tumulong sa ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabuya sa pagkakahuli ng mga pugante sa batas. Kung meron man kayong alam, Atty. Ferdinand Tupacio, which I believe, hindi nyo magagawa dahil wala kayong alam na batas na nagbabawal dahil wala namang batas na ganun. Eh, sabihin nyo sa harapan ng publiko kung meron talaga. Alam niyo mga tol, bagamat ito ay isang Latin term na kadalasan ang nakakaalam mga abogado, pero pinag-aaralan din po ito ng mga criminology student, banggitin ko na rin po sa inyo, meron pong Latin maxim na tinatawag, nullum poena, nullum crimen, nulla poena sine lege. Ang ibig pong sabihin noon mga tol, sa madaling paliwanag, kapag ka walang batas na nagpaparusa sa isang akto na iyong ginawa, ay hindi ka pwedeng panagutin dito ng ating gobyerno. No? Kapag ka walang batas na sinasabing bawal itong ginawa mo, hindi ka pwedeng papanagutin sa anumang forum. Parang pinakamagandang halimbawa, naalala nyo yung sumikat na kanta noon, yung Careless Whisper? Kung matatandaan ninyo, sometime in 2009, itong Careless Whisper na ito ay muling sumikat. Kasi ito yung tumutugtog habang sumasayaw ang isang babae sa video na kinukunan po siya nang hindi niya nalalaman. Ang involved po dito ay isang artista at isang doktor. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng mga personalidad, pero alam ko, alam niyo po yung tinutukoy ko. At nung mga panahong iyon, wala pa pong batas na nagbabawal sa ginawa ng doktor. Naparusahan ba siya doon? Hindi, kasi wala pong batas. Pero after po na mangyari yun, naisabatas po yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act or yung Republic Act 9995 na nagbabawal na ngayon sa pagkuha ng mga pribadong pagkakataon ng isang tao. Lalong-lalo na kahit kayo ay magkasama tapos wala namang consent yung isa, kinunan mo yung partner mo nang hindi niya nalalaman. Bawal na po ngayon yon. Pero nung mga panahong iyon, hindi bawal, kaya hindi siya pwedeng panagutin. Ganito rin naman po dito sa pinag-uusapan po natin na si Secretary Benhur Abalos, tinutulungan po ng mga pribadong individual sa pamamagitan po ng pabuya. Kung meron pong bawal sa ginawa ni Secretary Benhur Abalos, sampahan mo siya ng kaso sa Ombudsman, Atty. Ferdinand Tupacio. Pero dahil wala kang alam na nagbabawal sa ginawa ni Secretary Benhur Abalos, igagaslight nyo na lamang ang mga manonood at ang publiko at palalabasin na merong bawal sa ginawa niya. Pero dito, nililinaw sa atin ni Secretary Benhur Abalos na wala pong bawal sa kanilang ginawa. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sa sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Kaya hinahamon ko kayo, siguro mas mabuti. Ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakatin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun lang ho kasimple ito. At this point, gusto kong pasalamatan as always the good leadership of our Chief PNP, Romel Malville. And of course, ito pong sa pakikipagtulungan sa ating Armed Forces of the Philippines, andito ating Philippine Army Representative, si General Trinidad. General, maraming salamat po. Pakisabi po kay Secretary Gibo at kay, of course, yung staff Broner, General Broner, maraming salamat sa military.
At of course, ang ating CIDG, si General Leo, no, maraming salamat. At of course, ang napakasipag, no, talagang from day one, nakita nyo ginawa nito, as Regional Director ng Davao, it's a tall order, it's a very challenging one, and yet, he has proven also his leadership on the ground, together with all of the men and women of the regional office of Davao. Nagpapasalamat ako sa pamumuno po ni General Nick Torre. So sa lahat po ng kapulisan, yun lang po ang gusto naming i-announce ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you, sir. At this time, questions only related to the presently presented topic may now be raised. First question from SMNI, Paul Montibuan. Go ahead, sir. Thank you, ma'am. Good morning po kay General Torre. Sir, kahapon po, right after ng nabalitaan na huli niyo po si Ms. Pauline, ay sabi ng KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ay nakipag-ugnayan sila agad doon sa opisina. Sabi ni Jeffrey Sarmiento, Tol Tapuan, kung yun bang nahuli ang magturo, bibigay ba sa kanya yung 10 million reward? Hindi po. Ito pong tinutukoy niyo po ba ay si Pauline Canada? Kung siya po ba ang magtuturo kay Pauline ay kay Apollo Kibuloy ay ibibigay sa kanya yung 10 million reward? Hindi po. Kasi parang tinotolerate po natin ang paggawa ng mali. Ano? Kaya definitely may mga guidelines naman po ang pagbibigay ng reward, pero sa madaling paliwanag, hindi po 'yan ibibigay sa kanya. Dahil pag ginawa po yan, magiging precedence po yan na parang tinotolerate mo ang mali. Gumawa ka ng mali, kasama mo ang ibang individual, magtago kayo, tapos hintayin yung magkaroon ng reward money. Pagka may reward money na, magpahuli ka, tapos ituro mo yung kasama mo para makakuha ka ng pera. Kaya hindi po pwede yun. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Kang Kapimpin, and para i-confirm na nahuli na po si Miss Pauline at wala daw po kayo doon sa opisina dahil nandito po kayo sa Maynila. Ang sumagot lang po sa kanila ay ang secretary doon sa office po niya at sinabi na wala silang operation at wala silang nahuli na Pauline Canada. Ang tinatanong po dito ay hanggang sa nalaman na lang na may lumbas na nabalita na nahuli na nga si Miss Pauline. Pero ang tanong daw dito, bakit po itininay na at itinago yung pagkakahuli kay Miss Pauline? I'm not aware of the presence of Attorney Torion doon sa kampo kahapon. Ano? And most probably, sinong nakausap niya? Because the people who actually arrested Pauline Canada, eh, napaka-konti lang nakakaalam. So baka na pagtanungan niya, talagang hindi alam kung sino yung, kung may operation ba o may nahuli. So it's an unfortunate thing. Pero well, at least alam na ngayon, ipinasent naman natin ngayon si Miss Pauline Canada. At for return siya sa court na nag-issue ng warrant. Mm-hmm. Sir, dagdag lang po. Dinala po dito sa Manila para ipresent si Miss Pauline, pero wala daw pong access sa council. Oh, i-address din natin yung sinasabi ni Chopaeng, state witness. Pwede ba si Pauline Canada na maging state witness? Kung pwede, possibility, pwede naman. Pero may guidelines po kasi ang pagtatalaga ng state witness. Ang unang-unang guidelines po dyan, hindi ka yung most guilty. Dapat least guilty ka. Eh lahat po sila principal. Either by direct participation or indispensable cooperation. Kaya, oh anyway, hindi pala no, kasi special law pala ito. Sila ay mga pangunahin talagang akusado. Walang level of principals dito. Paglabag sa special law, kasi itong mga nagawa, di umano nitong sina Apollo Kibuloy. Kaya kung tatanungin po ninyo ako, tingin ko hindi po kwalipikado ito pong si Pauline Canada para maging state witness. Dahil pangunahin po siyang akusado dyan eh. Pangalawa,
malakas naman po ang ebidensya ng ating gobyerno. Sinasabi po ng ating gobyerno na malakas ang ebidensya laban sa mga tao na ito. Nagkakaroon lamang ng state witness kung somehow mahina po ang ebidensya, at because of that strength nga ng evidence o yung weak ng evidence ay maaaring makompromise yung conviction ng tao. Kaya tutulong ngayon ang least accused, least guilty na accused, para po ma-convict talaga yung pinaka-most guilty sa kanilang mga akusado. Ganun lang po yung simpleng pamantayan pagdating po sa state witness. Kaya again, hindi ako naniniwala na pwedeng gawing state witness itong si Pauline Canada, considering na napakalakas po ng ebidensya laban po sa kanila. Nung inaresto siya, at hindi rin dinitain doon sa nearest police station, nung pinuntahan ng SMNI team and the legal counsel doon sa Buhangin Police Station, wala silang record na dumaan doon si Pauline Canada. Ito kasi kung bakit ganyan ang tanong ng SMNI. Ang proseso po kasi, mga tol, sa sino mang tao na nagtatago sa batas, eventually na aresto, dadalhin mo ito sa nearest police station. Ngayon, bakit hindi dinala ng ating mga kapulisan sa nearest police station na sinasabing Buhangin Police Station daw? May paliwanag dyan si General Torre. Tandaan natin yung salitang nearest, ha? O, pakinggan po natin ang paliwanag dyan ni General Torre. Ang regional headquarters is less than 2 kilometers away kung saan nagtatago si Ms. Pauline Canada, kung saan siya nahuli. So, the most prudent thing to place, the most prudent place to bring her is to sa regional headquarters. Kasi dinaan namin for record purposes sa Buhangin Police Station, pero at the end of the day, doon na namin pinroses sa regional headquarters kasi nandun ang ating mga facilities. Pero dininay nga po daw, dininay po na nandun sa Camp Kapimpin. Sino nagdinay? Nakausap na nasa office to po ninyo. Sino naman yan? I'm not aware of that sa mga sinabi ni Atty. Torre because I haven't seen him since kami nag-usap sa Lucid Honey at I have requested him because he presented himself to be the lawyer of the fugitives. Kaya tinausap ko siya na sana tulungan niya ako na i-surrender na lang. And he actually gave a commitment na tutulong. And then since then, sa pagdating ko, 1 month later, he never communicated with me until we arrested this person. Mm-hmm. So, ano yung masasabi daw po ninyo doon sa hindi niya pagbibigay ng access sa council? I have not received any request from him. Kasi nagtatext ako sa kanya. Sa nagsasabi po na nagpa-plastic surgery itong si Kibolo, hindi po ako naniniwala. Wag po tayong basta-basta magpapaniwala sa mga vlogger na wala naman pong lehitimong ebidensya o basihan para i-claim ang isang bagay. Regardless kung ito po ba ikakampi natin o kalaban sa politika. Tandaan po ninyo, kapag kayo po ay nanonood ng mga vlogger, suriin nyo po sila sa pamamagitan po ng kanilang opinion na ipinapahayag na nakabase po sa mga balita o ebidensya. Kapag ka wala pong ebidensya na ipinapakita o balita on that matter na related nga, wag po kayong maniniwala dahil maliligaw po kayo ng landas o impormasyon. Before, 3 weeks ago, 2 weeks ago, nagtatext ako sa kanya, he never responded to me. And I thought na mali ang number na ibinigay niya sa akin. He never responded. He only responded once nung after na pag-uusap namin. And after that, wala na siya communications. The only communications na sinasabi niya ngayon, nag-text siya uli sa akin, hindi ko na na-receive yun kung may text message sa akin. Sir, kahapon na po, he was trying to call you pero hindi daw pa-voice. I'm not aware of that. Hanggang na pag-alaman na nandito na balakay sa akin. I'm not aware of that. Thank you, sir. Next, may we request Mark Gabriel, net 25, followed by Ms. Marisol Abdurrahman, GMA7. Good morning po, Sir Abalos, Chief PNP, General Torre, General Francisco, and Colonel Trinidad. Sir, ang tanong ko lang, total na banggit ni General Torre na less than 1 kilometer away from regional headquarters, 2 kilometers away from regional headquarters na natagpuan at doon pa mismo sa bahay niya. Ano po ang naging problema ng mga nakaraan? Bakit hindi siya na-aresto? Kung doon naman pala siya, tumutuloy lang sa bahay. I'll be speaking to you on that, Your Honor. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. So,
ask them please. Pero hindi, I'm not in the position to actually answer that. Thank you. Ano pa ang katotohanan ng tatabo kasi that's a fugitive tulo kaya nga nagano kaya nga nahihirapan kaya nga sabi po ng ating secretary it really help yung nagbigay tayo ng reward kasi marami nagsusumbong. You know, it's a mahirap maghirap po hanapin ng tao talagang nagtatago. No, they know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga police. But sinabi po natin nung minamana ng SILD that there's a reward, may tumutulog po sa atin. Ngayon, mas marami tayo mahuhuli. Alam mo, kaibigan eh. Basta ikaw ay nagtatago sa side ng police, ang hirap ah, maaari nasa abroad na yan. Maaari nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Maaari nasa Bundo. Yung pala, nasa tabi mo lang. Hindi mo talaga masabi ah. Kumbaga sa ano, hahanapin mo lahat yan. Kaya yung reward... Ganon yung nangyari eh, no? Biruin mo, inaakala na nasa ibang bansa na sila. May pinapalabas pa yung mga fake news na didishit. Pinalalabas nila na nasa China na itong kampo ni Apollo Quiboloy kasama yung mga co-accused niya nga. Pero less than 2 kilometers away lang pala doon po sa Regional Police Office sa Davao. O ganun po, kabastos ito pong mga pugante na ito. Akala naman nila, eh habang buhay po silang makakapagtago. Kaya ako personally, naniniwala ako na si Apollo Quiboloy nasa Davao lang po yan. Sooner or later, mahuhuli po yan ng ating mga otoridad. Reward na binanggit natin, napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Full distance. Kaya na, yun, mas lalo ako nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakakaalam pa rito. No? Ito'y may mga kasama pa po si Pastor. Baka pwedeng itawag nyo lang. No? Malaking bagay po sa kapulisyan. Tumutulungan na lang po tayo rito. Sir, doon na-aresto sa known address niya, hindi ba tinitingnan natin o iniimbisigahan yung possibility na baka yung mga pinalitan nating police official na mga station commander, eh, posibleng hindi nagtatrabaho o pinagtatakpan yung o tumutulong para hindi nga ma-aresto itong mga hinahanap natin? I am very sure na walang ganon sa halin ng kapulisyahan. Ang difference dito yung sinabi ni SIOG na sa ngayon, ang dami ng tips na nakukuha namin. Kaya isa-isa na sinusundan namin at mahilab talaga yung ang daming mahihilab na mga report, information na nakaharating sa amin after nang in-announce yung reward at ipinablish ang mga mukha nila sa different media platforms. Kaya, napakalaking tulong ano mga tol ng reward si money na yan. At in fairness rin naman dito kay General Torre, magaling talaga kasi ito. Napakagaling na police po nito. Nagkaroon lang ng issue sa kanya sa QCPD at yun nga yung nag-pave way doon sa pagbibitiw niya bilang QCPD director. Dahil po doon sa isang nag-viral na insidente ng road rage, yung kalbo na naglabas ng barrel sa isang siklista at parang nabigyan ng platform ng QCPD sa pag-ere ng kanyang saloobin. Napasama ito sa harapan ng publiko at yon ang naging dahilan para kusang magbitiw sa kanyang posisyon itong si General Torre. Pero ganun pa man, dahil magaling siya, nakita ng ating pamunuan ng PNP na karapat dapat siyang maging regional director ng Police Regional Office diyan po sa Davao, eh ito na ngayon ang resulta. Maayos na pagkakahuli dito po kay Pauline Canada.